dahil ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa aking breast implant or breast augmentation. Ayan. Ang mga common questions na nakukuha ko sa akin at tinatanong sa akin ng ating mga ka-trans sisters tungkol sa aking suselya or buging. Ayan. Siyempre lahat naman tayong mga trans is pangarap natin magkaroon ng suso. Diba? In the future. So ito, tatanungin ko nga, ay sasagutin ko nga, sorry, sasagutin ko pala ang mga tanong ninyo. Yung mga common questions sa akin na sino yung doktor ko? Magkano ba ang budget sa pagpapasuso? Kung masakit ba? Kung ilang weeks ang healing process? Kung ano ba ang mga dapat gawin? Ganito, ganyan. Syempre more yan. At sa maaabot ng aking makakaya at ng aking utak, so, na mga naaalala ko, isasagutin ko po yung mga tanong ninyo ngayon sa vlog! At ito pong mga information na ibabahagi ko sa inyo ay based lang naman sa aking experience at mga natatandaan kong sinabi sa akin ni Doc. Okay? So, pagpasensyahan nyo na ako kung lahat ng mga tanong sa utak nyo hindi ko masyadong sagot. So, yung mga common questions lang ang sasagutin natin ngayon. Okay, guys? Okay! So, pag ikaw ay bago lang sa akin sa aking YouTube channel, ikaw po ay mag-subscribe na po. Thank you so much. Okay, sasagutin na natin ang unang tanong sa akin na aking nabasa ay kung ano daw po ang ginawa ko bago ang operasyon. So, wala namang masyadong preparation o ginawa. So, ang dapat lang is maganda is healthy ka, well-prepared yung utak mo, at yung pangangatawan mo. Kasi syempre, pangarap mo yon. So, ipupursige mo talaga. So, kung may kabaka at takot, so, kailangan, itanong mo lang kay Doc. Tatanungin mo lang siya, Doc, ganito, ano po ba ang dapat kong gawin? Kasi kinakabahan po ako. Pero kung alam ko mo naman pangarap mo talaga siya, ipupursue mo siya talaga ng maayos. Syempre, mag-pray ka lang. Syempre, major operation mo yan at pangarap mo rin yan na ma-achieve. So, ang ginawa ko lang, guys, is ako ay natulog lang ng maayos lagi, araw-araw. One week before the operation, syempre, kinalma ko yung sarili ko. Lagi ako natutulog ng maaga. Lagi akong kumakain ng ayos. At yung mga vitamins ko, lagi kong tinitake siya. So, tayo kasi ay nagtitake ng hormones. So, 1 week before the operation, in-stop ko na yung hormones ko. So, kasi, ang sabi ni Doc is, 1 week before, kailangan mong i-stop yung ano mo for your operation. Kasi, bibigyan kasi niya, after ng operation, bibigyan ka niya ng mga gamot na kailangan mong i-take. Okay? So, sino ba ang doktor ko ng aking suso? Ang doktor ko po ay si Doc Hoson of Renew Medical Clinic ng Cainta, Rizal. Ayan, located po siya doon. Thank you, Doc, sa aking suselya. At ang suselya ko po ay mag-iisang taon na. Yay! 1 year na po siya this July. I'm so happy na na-achieve ko siya at 1 year na siya ngayon. Ayan. So, ano po ba ang sukat na babagay sa inyo? Sa akin kasi, nung pumunta ako dun kay Doc, is siya mismo nagsuggest sa akin kung ano yung magbagay sa akin na sukat ng suso. Tinignan niya yung profile ng body ko, yung body fit ko. Tapos, tatanungin kanya, ano ba ang gusto mo? So, ang una kong gusto is 400cc. Pero ang sinuggest niya sa akin ng una is 360. Kasi hindi naman daw masyadong malapad yung ano ko, yung balikat ko. Pero ang ano, malapad naman kasi talaga ang balikat ko, guys. Di ba? Kasi ano pa tayo eh, yung balikat natin is pang lalaki, di ba? pero ang final na na-discuss namin ni Doc is 380cc. Ayan, ito po ay 380cc. High profile at ito po ay China brand. So may iba-iba pong branded ng silicone na ginagamit. So kung gusto niyo pong malaman kung ano yung brand na gusto niyo, tanungin niyo na lang po si Doc. Pero yung sa akin po is 380cc
Ayan, China brand po siya at high profile. Okay? Kaya po kung titignan nyo, istayong tayo kasi high profile po siya. Ayan. So, ang healing process, kung ano ang tanong naman sa akin, as kung ilang linggo ang healing process. Ang healing process po niya is 2 weeks. After matanggal ng tahe, kasi ganito po yan, kapag ikaw po ay inoperahan ni Doc Hoson, after kanya maoperahan, meron ka pong tubo na lalagay. Ang tawag doon is drainer. Drainer ba? Correct me if I'm wrong, pero ang pagkakaalala ko is drainer siya, kasi yun yung nagsasala o sa mga lumalabas pa na dugo doon sa iyong suso after operation. So, 3 days yon, 3 days na yon na nakalagay sa suso mo. 3 days, after 3 days yon, tatanggalin na yun ni Doc. So, yung tahi na lang ang maiiwan. So, after 10 days nung tahi, tsaka po siya tatanggalin. Okay? So, makakakilos-kilos ka na po ng maayos after tanggalin nung tahi ng 10 days. Pwede ka na rin daw po, sabi ni Doc, pwede ka na rin pumasok sa work kung may work ka, pero be careful pa rin at dahan-dahan kasi fresh pa rin yung sugat mo doon. Okay? So, ang tanong ay kung magkano ang ginastos ko sa aking breast augmentation. So, ang ginastos ko po guys sa aking breast augmentation ay tumatangking-ting na. Mura lang naman, kayang-kaya nyo. Pinag-upuran ko po siya, 75,000 pesos. So, yung brand na silicone ko is 75,000 pesos as per doc. Hindi pa po kasama doon yung gamot at hindi pa rin po kasama ang laboratory. So, yung silicone at operation lang po yun is 75,000. So, ipon-ipon, girls, kayang-kaya nyo yan kasi ako kinaya ko po ipunin ang aking dream suselia. At ito pa ang tanong, kung masakit daw po ba ang operation, scale 1 to 10. 1, hindi masakit. 10, pinakamasakit. So, sa akin, parang scale ko siya is parang 4 lang. 4. May sakit siya, pero hindi mo masyadong mararamdaman. Okay? Kasi mayroon naman pong anesthesia. So, hindi siya masyadong... So, sa akin, ha? Hindi, iba-iba naman po kasi tayo ng, ng pain, yung tinatawag na pain tolerance. Magkakaiba tayo. So, sa akin, mataas po kasi yata ang aking pain tolerance. So, number 4 ang scale ko, hindi siya masyadong masakit. So, ito pa ang tanong, kung gising daw po ba ako o tulog nung inoperahan. So, yan po, ako po ay gising. Okay? By local anesthesia. Kasi ang general anesthesia po is tulog. So, local anesthesia lang po ang ginagawa ni Doc Hoson. So, gising po ako habang inooperahan niya. Gising na gising ang aking mga diwa. So, nakikipagdadalan pa rin po ako kay Doc habang inooperahan ako kasi super tanong ako sa kanya kasi kailangan nalilibang ako para mawala yung kaba ko. Pero, guys, ang kaba lang naman is bago eh. Bago yung operation, nandun lang yung kaba. Pero kapag ginagawa ka na ni Doc at alam mong ginagawa ka na niya ng maayos, nawawala na yung kaba mo. Ang iintayin mo na is yung excited. Yung exciting na kung ano yung itsura ng juging mo after. Ayan. So, yon gising po ako. Kaya nyo yan. Kaya nyo yan, mga sis. Ako nga kinaya ko ng gising. So, kakayanin nyo rin yan ng gising. Okay? So, laban lang tayo sa gising habang inooperahan. Okay? At ang last question natin ay kung ilang oras ang operation. Ang operation po ay tinagal ng 2 hours. Ayan. 2 hours po ang tinagal ng operation sa akin ni Doc. Ayan. At thank you so much po sa mga nag-ask ng questions. Okay? Sa mga nagpadala ng questions sa akin, kini-DM sa akin ang mga questions nila. Dahil iyan po ay nasagot ko na dito sa video na ito. Yan po muna ang mga tanong na nasagot ko. At yan po kasi lang ang nakuha ko sa kanila. Thank you so much kay Miss Jem Lacerna, Raven Loso, Giancarlo, at Arot Pineda. Ayan, sila po ang mga nagbigay ng questions na yan.
for today's vlog. Kung meron pa po kayo mga gustong malaman tungkol sa aking breast augmentation, ay i-PM nyo lang po ako dahil gagawa po tayo ng part 2 para sa ganito pong mga eksena. Thank you so much at don't forget to subscribe at i-click ang bell button para updated kayo sa aking mga bagong videos. Thank you so much at sana po nakatulong ang konting information na binigay ko sa inyo ngayon sa aking vlog. Thank you so much guys! Bye-bye!